Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. Eto nga parcel, nung nakaraan pa dumating at in-unboxing ko nga kagad dahil excited din talaga ako rito. Usong-uso kasi din talaga ito ngayon na chandelier ceiling light. Pero hindi nga kagad doon na ikabit kasi nga inantay ko pa makapag-day off ang daddy. Anyway, pag umorder nga pala kayo ng ganito ay hindi kasama yung bulb. Meron nga nitong animan at saka waluhan pero itong ang waluhan yung napili ko. At dahil day off nga ng daddy ngayon kaya ngayon ko nga pinaasikaso sa kanya to. Hindi ko rin kasi talaga kayang asikasuhin to dahil hindi naman ako marunong sa mga wiring. Tsaka maganda nga rin talaga pagka meron nga siya maghapon para nga gawin to. Kasi pag uuwi nga siya galing sa trabaho ay nagpapahinga na nga siya. Kaya naman sabi niya nga ay sa day off niya na nga lang to gagawin. Pero bago niya nga to sinimulang gawin ay bumili nga muna siya kanina ng wire tsaka plastic molding. So eto na nga nung naayos niya, bali pinag-separate niya nga lang yung bawat wiring, nilagyan niya ng electrical tape. At nung mabuo niya na nga yung chandelier ceiling light ay ito naman ang inasikaso niya. Buti na nga lang at meron pa kaming no more nails dito sa bahay kaya ito na nga yung ginamit niyang pandikit dito sa plastic molding. Eto nga yung ginagamit para nga hindi nakalitaw yung mga wire. Buti na nga lang at meron niyang kapirasong plywood dito na pwedeng paglagyan ng ceiling light. Kasi nga dati dapat dito talaga maglalagay ng ilaw kaso nga lang hindi nga naiilawan pati dun sa may sala kaya naman nailipat dun banda sa may tapat ng ref. Gusto ko pa nga sana tong ipaurong banda dun sa may gitna ng lamesa namin. Kaso nga lang wala kaming barena kaya ayan okay na yan. Ang gusto ko kasi may ilaw din dun sa may kainan tapos may ilaw pa nga banda dun sa may tapat ng ref. Pero ang sabi niya nga pangit naman daw at napakarami na naming ilaw pagka ganun. Anyway, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa niya. Bali, pinagsama-sama niya na nga yung mga color white na wire pati na nga rin yung black. Pagkatapos nga ipinahawakan niya na nga rin sa akin para nga maikabit na rin dito sa wire nga na hinanda niya. Salit-salitan ko nga lang ng kamay yung paghawak paano nangangalay nga din ako. Isa talaga to sa mga minamanifest ko dati na ganitong klase ng ilaw. Wala pa nga pala kaming pambili ng bulb kaya ito na muna pansamantala. Pero nakaamba pa lang naman yan dahil hindi pa naman siya nakatap. Gusto ko nga rin kasi talaga bago nga magpasko at saka bagong taon ay gumanda-ganda nga dito sa may loob ng bahay. Sa mga magtatanong naman kung magkano nga po ito, pagka 6 bulbs ay 740 pero pagka ganito ang 8 bulbs ay 1,010. O diba ang lakas makasosyal sa murang halaga? At sa mga gustong ang umorder ay dito nyo nga ito ma-order kay Navi Shopping at yung link nga ilalagay ko sa may comment section. Kaya naman ano pang inaantay mo, i-add to cart at checkout mo na nga yan. Pagkatapos ko nga maglinis dun sa may kainan namin ay dito naman ako dumiretso sa may kusina. Nung pumunta nga yung kapatid at saka pamangkin ko dito sa bahay ay pinadala nga ni mama itong hinihingi ko sa kanya na wine glass. Actually, ipadala talaga to ni ate dati sa bahay. Eto kasi yung mga gamit ng amo niya na pinaglumaan na. Pero sabi niya nga ay hindi pa nga daw to nagagamit at hindi naman gumagamit si mama ng ganitong mga wine glass kaya naman sabi ko ihingin ko na nga lang. Nung pag-uwi ko nga ibinibigyan niya na nga sa akin to kaso nga lang akala ko kasi yung mga ganitong klase ng wine glass ay yung mga parang makalumang tao, charing. Pero sa kakapanood ko nga ng ibang mommy vlogger ay ansyala pala talaga pagka ganito nga yung wine glass mo. At nung nag-research nga ako ay may kamahalan din pala yung ganitong klase ng wine glass. At sakto nga at mag-wine nga kami ngayon darating na New Year. O diba ang lakas makasosyal nga nitong wine glass na to. O diba kahit wala ka nang pera, sino bang mag-aakala na mahirap ka lang charing pagka ganito nga yung wine glass na gamit mo. Anyway, sinama ko na nga rin pala siya sa paghuhugas nitong mga hugasin ko dito sa lababo. Puro mangkok nga ito kasi nga nagmeryenda kami ng noodles at saka tinapay. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!